Isa pong pinagpalang araw sa lahat ng mga makakarinig ng mabuting balita sa araw na ito. Welcome po sa The Word of God Everyday Facebook Live. Ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday po. Kung baga masabi natin na ito po ay may tuturing nating daily bread. So sana po nakahanda ang ating espiritu sa pakikinig ng mabuting balita. Ngayon po ay pagnilayan natin ang Sunday Gospel. At tulad ng sinabi ko, salamat sa Panginoon. Muli niyang ibinigay ang August 9, 2020. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. Parang himala na lang sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin yung August 8, August 9, August 10. Hindi natin alam kung sino bang may birthday ng August. Sino may birthday ng August 10? Bibigay pa kaya ni Lord John? Pero sa bawat araw na ipinapagkaloob ito na sa atin ng Panginoon, maraming salamat sa Kanya. Tayo ay binibigyan pa rin ng pagkakataon ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya, makarinig ng mabuting balita. Talagang God is good all the time. So bago po tayo muli pang magpatuloy, tayo po ay manalangin sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ka mong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo po sa lahat ng panahon. Kailanman hindi ka nagkulang, kailanman hindi mo kami pinabayaan. Salamat Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Buhay pa rin kami, kasama kami mga pamilya. Salamat Lord sa kaligtasan sa COVID. Naway patuloy mo kami iligtas Lord. Sa mga oras pong ito, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama sa Langit. Dapat lang po tayong maglinis ng ating puso upang malayang makapasok ang banal na Espiritu. Lord, maraming pong salamat. Patawarin mo po ako sa aking pagkukulang, mga kasalanang nagawa sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aking puso, ang aking isip, upang sa ganun na ang tanging mensahe mo lamang ang aking maihayag. Gawin mo lamang kong instrumento, Panginoon. Bigyan mo po ako ng kababang loob. Puspusin mo ako ng iyong banal na Espiritu. Sapagkat nananalig kami, Panginoon, na ngayong linggo na to, ang Sunday, para sa amin, ay itinangi mo. Ito'y araw mo, Lord, kaya magbigay kami ng oras para sa iyo. Sapagkat ang oras naman na ginagamit namin ay kaling sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Napakabuti mo sa lahat ng panahon.
Patuloy kang kumilos. Ipuin mo ang puso, ang espiritu ng mga makikinig. Nawa kanya-kanya kami magkaroon ng reflection sa mabuting balita. Lalo na sa panahon na ito na kailangan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga advices. Lalo na sa panahon kami talagang dumadaan sa pagsubok. Maraming pong salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming mga puso, sa aming isip. Ano man yung mga hadlang, problema, stress na meron kami ngayon, Lord. In Jesus' name, tanggalin mo, Lord. Palayain mo kami sa mga negative thinking. Upang sa ganun, Lord, lagi namin makita, lagi namin gawin, but to seek first the kingdom of God. Sapagkat ikaw ang pinakamahalaga dapat sa aming buhay. Lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, muli, welcome po sa The Word of God Everyday Facebook Live. And of course, sa buong linggo, sa buong araw, sa isang linggo, itong nakalipas na 6 na araw, napakabuti ng Panginoon sapagkat, biro mo, ginabayan niya tayo. Nakaraos, sabi nga eh. Sa panahon na ito, makaraos ka lang sa isang araw eh. Napakasarap na ng pakiramdam. Kaya sana, itong mapapakinggan nating gospel today, mabless tayong lahat. Kasi lahat, para naman to sa atin eh. Yun nga lang, kailangan talagang ibukas natin nating puso sapagkat ang Diyos ang gustong manahan dyan. Amen. At talagang ang tiyablo, ayaw niya makarinig tayo ng salita ng Panginoon. So, labanan natin yon sapagkat ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating espiritu. So po, ito na nga po ngayon, masasabi natin na sa panahon ng pandemic, iba't ibang pagsubok ang pinagdadaanan po natin. Pero, kanya-kanya tayong katatagan at kukuha tayo ng katatagan na yan sa Panginoon. Amen po. So, sana mabless tayo sa Sunday Gospel. Sa buhay natin ito, bahagi natin sa iba para nang sa ganun malaman nila na hindi natutulog ang Diyos. Andiyan ang Diyos para laging gumabay sa atin, magbigay ng awa. Amen po. So ngayon magsimula na po tayo sa mabuting balita ngayon. At ito po ay manggagaling sa Ukay San Mateo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo, papuri sa iyo, Panginoon. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-isa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at isinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw, nang sumunod na sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad
Lumusad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-aalinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. So, ayang lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig, madalas na po nating marinig yan. Amen. Lalo na kung tayo nagsisimba. Pero sa bawat panahon na nababanggit ang senaryo na yan o istorya na yan na himala na nakalakad ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig, masasabi nating applicable ngayon yan sa panahon natin. Amen. Ngayong 2020, August 9, talagang applicable at may malaking mensahe ang Diyos sa atin kung bakit ito ngayon ang gospel. So, bigyan natin muli ng senaryo ang binasa natin na mabuting balita. So, ganito po yan, no? So, ang Panginoong Jesus, pinasakay niya sa bangka ang kanyang mga alagad. Sabi niya, sige, mauna na kayo. Siya, samantala naman siya, samantala pinauwi naman niya yung mga tao. So, pagkaalis ng mga tao at saka ng mga alagad niya, pumunta siya sa burol upang manalangin. So, yan ang isa sa pinakamagandang ugali ng Panginoong Jesucristo. Siya'y laging nananalangin. Amen? So, ngayon, siyempre, yung mga alagad, umalis na, nauna na. Samantalang nasa laot o nasa gitna ng dagat, yung bangka na sinasakyan ng mga alagad, biglang lumakas yung hangin. Tapos yung mga alon biglang lumaki. Sumasalpok siya sa bangka na halos pumapasok na yung tubig ng dagat dun sa bangka. Amen? Tapos meron pang ulan. So, parang babagyo na, no? So, imaginein mo, no? Kung meron kang masabi nga imagination na sa isip mo kung ano yung senaryo ng pagkakataon na yun. Ngayon, nung time na yon, pumunta ang Panginoong Jesus kung saan naroroon ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paglakad sa ibabaw ng dagat. E di ngayon, syempre, ang itsura ng weather, maulan-ulan, malakas ang hangin, malalakas ang alon, tapos medyo madilim-dilim pa. E ngayon, syempre, medyo malayo, ang Panginoong Jesus nakatayo, naglalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit na siya dun sa bangka ng mga alagad. Ngayon, nakita ngayon ng mga alagad. Naku, sabi nila, natakot sila. Napagkamala nilang multo ang Panginoong Jesus. Amen? Kasi first time lang nilang makita na lumakad ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus nung marinig niya na yung sinabi ng mga alagad niya na, ay, multo, multo. Sinabi ng Panginoong Jesus na, huwag kayong matakot. Ako to si Jesus, huwag kayong matakot. Amen? So ngayon, kinilig na talaga nila. At hanggang ito si Pedro, isa sa kanyang mga alagad, nagsalita. Panginoon, kung ikaw talaga yan, pwede pa pupunta ako sa iyo. Lalakad din ako sa ibabaw ng tubig. Gusto kong pumunta sa iyo. Amen, ha? Sa dinami-dami ng alagad, ay si Pedro yung nagsalita. Siya yung unang naka-recognize na, oo, ang Panginoong Jesus to, hindi tumulto. So sabi ngayon ng Panginoong Jesus ay, sige, halika. Pumunta ka sa akin. So, maglaro tayo ng imagination natin, no? So, eto na, no? Ito yung bangka, nandiyan yung mga alagad, nandiyan si Pedro, tapos ang Panginoong Jesus, nakatayo, nakalumalakad sa ibabaw ng tubig sa dagat. Tapos eto naman si Pedro, tinawag na siya, kasi nirequest niya, sabi niya, pwede ba, punta ako dyan, no? So, ayun na, umalis na si Pedro sa bangka, inakbang na niya yung paa niya, na nakatingin siya sa Panginoong Jesus. So, hindi niya namamalaya na habang hinakbang niya yung paa niya doon sa dagat, sa ibabaw ng dagat, hindi niya napansin na meron palang alon, na meron palang nalulmulutang na pala siya, na may ulan, na madilim. Basta nakatingin lang siya sa, kumbaga parang tayo, pag tayo nakikipag-usap sa tao, di ba, minsan talagang eye to eye.
So talagang gano'n doon, naglakad na siya, nakatingin talaga siya kay Jesus, hindi niya pinapakialaman yung mga nasa paligid niya. O baka mamaya pinipigil siya ng kanyang mga ibang alagad, "Hoy, halika rito, ano bang nangyari sa'yo? Ba't ka lumayo? Baka malunod ka, malubog ka." Amen? So hanggang sa lumalakad, palapit ng palapit na si Pedro sa Panginoong Jesus. Pero ang problema, biglang parang natauhan si Pedro. Biglang niyang napansin na, "Teka, nakalutang ako sa dagat." Tapos nararamdaman niya yung makampas ng alon, yung malakas na hangin, yung ulan. Biglang nawala yung focus niya kay Jesus. Bigla siyang napatingin sa paligid. "Ano to? Malulunod ako." Kaya nung biglang nawala yung kanyang focus sa Panginoon, yung pagtingin niya sa Panginoong Jesucristo, doon na siya unting-unting lumubog. Kaya humingi na agad siya ng tulong. Humingi na siya agad ng tulong sa Panginoon, "Tulungan mo ako, mama, ano ko? Malulunod. Lumulubog na po ako, tulungan niyo ako." Amen? So anong sabi ng Panginoong Jesus? "Napakaliit ng iyong pananalig." Yan ang sinabi niya kay Pedro, ha? Imagine ninyo, alagad na ng Panginoong Jesus yun. Nasabihan pa niya ng "napakaliit ng iyong pananalig." Yan ang sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-aalinlangan?" At pagkatapos nun, silang lahat ay sumakay na muli sa bangka. Amen? At pagkatapos nun, sinabi ng Panginoong Jesus, tumigil ang hangin, tumigil ang malakas na salpok ng mga alon. At yun, sa isang salita lang ng Panginoon, tumigil nga, napayapa. Biglang nawala yung malakas na alon, yung hangin, yung ulan, gumanda yung weather, kumbaga. At anong sabi ng mga alagad? "Tunay na kayo ang anak ng Diyos." Amen. So yun po yung parang pinakasenaryo. So paano po natin bibigyan ng tawag dito application sa buhay natin ngayon, lalo na ngayong pandemic. Amen. So, kung mapapansin nyo muna, no, pagka tayo nanonood ng TV, nakikita natin, halimbawa, yung live mass. Minsan yung mga pare, naka-mask. Minsan yung mga naglilingkod. Yung mga tagabasa, yung mga lay minister, naka-mask sila. At tapos ngayon, dinagdag pa nga yung bukod sa mask, kailangan mag-face shield. So talagang double protection, no? Gayun din, pagka nanonood tayo halimbawa ng kay President Duterte, minsan naka-mask din siya, yung mga kabinete niya. Talagang nakikita na natin yung damang-damang natin yung new normal. Pagpapaalala lang sa atin yan na talagang kailangan na tayong mag-adjust. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magsusuot ng mask, ng face shield. Pero kung siguro kung patuloy pa rin tayong pasaway, baka tong MECQ na to ay maging ECQ. Kung talagang hindi pa hihinto ang pagtaas ng mga nagkakaroon ng COVID. Baka marinig na lang natin bigla sa presidente natin, "Oh, magsuot naman kayo ng gloves." Tapos ayaw nyo pa, magsuot kayo ng boots. Ayaw pa rin. O sige, magsuot na kayo ng raincoat. Kompleto na. So imagine mo, natura natin, no? Summertime, ang init-init. Tapos ganun ang wardrobe natin, outfit natin. Sobrang protection. Sana wag naman umabot sa ganun, no? Panalangin natin mamaya na talagang maawa ang Panginoon at hipuin tayo. Ang lahat ng tao sa buong mundo, tayong mga Pilipino, na maging masunurin tayo sa utos ng gobyerno. Amen. So ngayon po, magpapakita po ako sa inyo, pero masusuot po ako ng face shield. Parang paalala lang na ito na yung normal, na kapag tayo magsisimba, kailangan natin magsuot ng face shield, ng tawag dito ng mask, upang sa ganun yun na talaga, wala na tayong magagawa. Yun na talaga ang bagong trending. Kapag labas hindi pwede, kasi kung di po natin itong gagawin, tayo po ay magmumulta o makukulong. Okay? So kailangan lang po tayo sumunod. So ako naman po, parang pinapakita ko lang po yung halimbawa na ang pagsunod sa Diyos, kailangan magsimula muna yan sa pagsunod sa batas ng tao.
kapag tayo po ay marunong sumunod sa batas ng tao, eh talaga namang masasabi natin na nakakasunod tayo sa batas ng Diyos. Amen po. Kasi po, napakahirap po sumunod sa batas ng tao. Kung tayo po ay ako katama, mahirap sumunod sa batas ng tao. Ng batas ng Diyos, kung sa batas pala ng tao, hindi na tayo marunong sumunod. Amen po. So, binigyan po natin ngayon ng application ng ang mabuting balita dito po ngayon sa panahon natin. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Ang Panginoong Jesus, talagang gumagawa siya ng himala. Iba-iba, no? Nagpapagaling siya ng may sakit, bumubuhay siya ng patay, ano pa. Ayun nga, yung mga inahalihan ng demonyo, naka-cast out ngayon. Kamukha po ng mabuting balita kahapon tungkol yun sa pagka-cast out niya ng demonyo sa isang batang lalaki. So marami siyang nagagawang himala. Ngayon, dumating po yung time na gusto ng Panginoon sa panahon natin ngayon na dumadanas tayo ng pandemic, dumadanas tayo ng maraming nawalan ng trabaho, maraming nagutom, at hindi natin alam kung anong darating in the future. Tanging ang Diyos ang nakakaalam kung ano ba. Pero ito pong mabuting balita na paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. Sinasabi ng Panginoon na, ako ba, ikaw ba, kaya mo bang lumakad sa ibabaw ng tubig? O sa ibabaw ng dagat, na nakafocus lang yung mata mo sa Panginoon. Amen? So, sa buhay natin, yung dagat, masasabi natin na nagre-represent yan ng mundo. Mundo, malawak, di ba? Ang mundo natin malawak, yun ang ginagalawan natin. At yung bangka sa mabuting balita, yun naman yung ating buhay. At masasabi natin na yung mga bagyo, yung mga malakas na ulan, yung mga malalakas na salpok ng dagat, tubig ng dagat dun sa bangka, yun naman po yung mga pagsubok na dumalating sa ating buhay. Amen? So, kung halimbawa, meron tayo ngayong problema, halimbawa lang, nung dumating yung pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Problema yun, eh. Malaking problema yun. Ang magkaroon ka ng problema sa pera, talagang masakit sa ulo. So, anong gagawin mo? Amen? Lalo na ngayon, ang ating quarantine pa, papalit-palit. Ito ba? MGCQ, naging GCQ, naging MECQ, huwag naman sanang maging ECQ ulit. Ang sabi ngayon sa atin ng Panginoong Jesus, o sige, halimbawa, ang problema mo ngayon, nawalan ka ng trabaho. Anong gagawin mo? At paano mo gagamitin yung pananampalataya mo sa Panginoong Jesus? Sasabihin ng Panginoong Jesus, kaya mo bang lumakad sa tubig papunta sa akin? Kasi doon sa mabuting balita, binanggit, meron tatlong statement o pangungusap ang Panginoong Jesus. At ang tatlong yon, nung sinabi na ni Pedro na malulunod na siya, sagipin siya, ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kang matakot. Amen? So kapag meron tayong problema, sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag kang matakot. Do not be afraid. So yan po yung ating hashtag ngayong Sunday Gospel. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Sa buhay natin, napakaraming bagay dito sa mundo na pwede natin katakutan. Amen? Ang dami. Pero sabi ng Panginoon sa panahon ng problema, huwag tayong matakot. I-focus lang natin yung ating mata sa Diyos. Kasi yung takot, hindi naman galing yung sa Diyos eh. Galing yung sa demonyo. Ang gusto ng demonyo, matakot tayo. Para lang sa ganun, lumiit ng lumiit yung ating pananampalataya. Amen? Kaya kung ano man yung dinadala nating problema ngayon, hindi lang sa coronavirus, hindi yung mga personal nating problema. Lagi natin isipin sa sarili natin,
na nagsasalita ang Diyos na, uy, huwag kang matakot, ano ka ba? Mas malaki ako dyan sa problema mo. Kasi ang problema, habang tinitingnan mo, palaki ng palaki ng palaki, at ang Diyos naman, palit ng palit. Pero kapag nakafocus ka kay God, palaki ng palaki si God sa buhay mo, palit naman ng palit yung problema. Kasi kung saan ka nakatingin, doon ka nakafocus. Amen? Kaya nang sinabi ang Panginoon sa huwag, huwag kang matakot, huwag kayong matakot. Bakit? Kasi binibigyan tayo ng assurance ni Lord dahil yung kanyang mga salita ang magbibigay ng comfort sa atin, yung kanyang mga utos ang dapat natin gawing gabay. Yung dapat nang gawin natin gabay. Amen? At pagkatapos nun, yung pangalawang statement ni Jesus kay Pedro, pagkatapos sabihin ni ng Panginoong Jesus na huwag kang matakot, sabi niya, halika. Diba? Tinawag si Pedro, halika. Tayo, lagi tayong tinatawag ng Panginoong Jesus. Hindi lang sa panahon ng paligayahan sa buhay natin. Lalo na sa panahon na nalulugmok tayo sa problema. Sinasabi ni Jesus, ng Diyos na, halika, lumapit ka sa akin. Kung minsan lalapitan mo yung kaibigan mo, magulang mo, tao, yung tao. Hindi minsan makatulong sa'yo, minsan nakakabigat pa. O kung minsan, kung sino man yung iyong inaasahan, eh masasabi natin na binabaliwala tayo. Kaya kapag meron tayong problema, ang unang tumatawag sa atin ay ang Panginoon. Halika. Amen? Hindi ba natin nabibinig yun na akala natin kapag may problema tayo, sige, may problema ako, punta ako sa barkada, inom ako ng alak, drugs ako. Usually, yung problema natin, para makalimutan natin sandali, dinadaan natin sa mga bagay na wala doon ng Panginoon. Kaya lalo tayo ng problema. Ang hirap kasi sa ating mga tao, kapag tayo may problema, ang dali nating magreklamo. Kulang na kulang tayo sa pagpapasalamat sa Diyos. Kapag maganda yung buhay natin, nabibless tayo, hindi natin napapasalamatan ng Panginoon. Minsan nga sa simpleng pagdadasal bago kumain, pagdadasal bago matulog, pagdadasal bago... Hindi. Kasi maganda yung flow ng buhay. Pero once na dumating na yung problema, yun na. Sa 10 blessing ni Lord, isa lang ang problema dumating, nawala na yung 10 blessing. Hindi na napasalamatan. Naka-focus na doon sa problema. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, halika. Mag-usap tayo, ano ba problema mo? Kahit alam na ng Diyos ang problema natin, gusto ng Diyos ibigay natin. Kasi sa Kanya, masasabi natin lahat na hindi niya tayo husgahan. Hindi ka mukha ng pag nagsalita ka sa tao, talaga namang, hindi ba, may limitasyon. Kahit minsan sa asawa mo, sa anak mo, hindi mo masabi lahat Hindi ka mukha sa Panginoon, masasabi natin lahat. Kaya sabi ng Panginoon, halika. Sabihin mo lahat. At kapag nagsabi na natin yun sa pamamagitan ng pananalangin, syempre pag tayo ay nananalangin sa Diyos, nakikipag-usap tayo sa Kanya. Pero kung gusto mong marinig ang sagot ng Diyos, magbasa ka ng Bible. O kaya makinig ka ng mga salita ng Diyos sa TV, kamukha nyo sa Facebook, o saan namang pwede mapakinggan ang mabuting balita. Kasi pag nagbabasa tayo ng Bible, yung Diyos naman ang makikipag-usap sa atin. Baka kaya hindi nagkakaroon ng sagot yung ating mga problema kasi tayo lang yung nakikipag-usap sa Diyos. Hindi natin hinahayaan na siya yung makipag-usap sa atin. Inutos po sa Biblia na kailangan daw po ang Bible binabasa araw-araw. Hindi naman po 10 utos lang ang nasa Bible Marami. Kailangan basahin ang Bible araw at gabi. Every day. Kasi sinabi din ng Panginoong Jesus na hindi lang sa tayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So napakahalaga po na sinasama natin sa buhay natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. At napakabuti ng Diyos. Biro mo, ang hirap ngayon magsimba. Bakit? Unahan. Amen? Merong bilang lang. At
talagang bago ka makapasok sa simbahan, kailangan talaga yung protection mo ng mask, ng face shield, ay alcohol ka, kukunin pa yung contact number mo, information sa kayo. Tapos, sa isang mahabang silya sa simbahan, dulo sa dulo lang. Dalawa lang ang pwede. Pag lalabas, kailangan pila. So talaga, very detailed, nagkaroon ng disiplina. Hindi ka mukha naman pag nagsisimba, pag oras na ng homily, lalabas, masisigarilyo, nagdadaldala, nagsiselfon. Iba niya ngayon. Amen. Kaya, tayo mga tao, pag may problema tayo, una natin lalapitan ang Diyos. Una talaga. At kung gusto natin ma-receive yung kanyang sagot, makinig tayo ng salita ng Diyos. Ito, pare-pareho tayo may cellphone. Pare-pareho tayo may Facebook. Kahit anong ginagawa mo ngayon, pwede kang makinig. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Hindi lang natin mabigyan ng time o parte sa schedule natin ng Panginoon kasi ang Diyos ay Espiritu. Hindi ba, hindi ka mukha ng mga bagay na nakikita natin, napag-uukulan natin ng pansin. Halimbawa, ano bang kakainin, ano ba lulutuin, ano bang, di ba? Ang Diyos Espiritu. Tayo, may Espiritu tayo, hindi naman naman tayo katawang lupa So, paano may Espiritu natin? Kailangan yung Espiritu natin, mas inaalagaan natin. Kasi yung katawang lupa natin, mamamatay yung Espiritu natin paano. Amen. So, kapag may problema, tinatawag tayo ng Panginoon. So, ang pangatlong sinabi naman ng Panginoon kay Pedro, napakaliit ng pananalig niya. Amen. Napakaliit. Tayo ba gano'n na ba kalaki yung faith natin kay God? Amen. Alam mo yung mga sinabing statement ng Jesus Christ kay Pedro, hanggang sa panahon na ito, tinatanong yan sa atin ng Panginoon. Sinasabi niya yan. Sinasabi ni Lord na huwag kang magtakot, do not be afraid, halika. At napakaliit naman ang pananalig mo. Amen? Napakaliit ang pananalig mo. Sa buhay po natin, masasabi natin na ito na yung panahon para sukatin natin yung ating faith kay Lord. Kasi nakawala na siya . Nakakalungkot isipin na kung sino pa yung pinakamahalaga sa buhay natin, yung pa po ang nawawalan ng lugar. Patuloy tayong nabubuhay sa bawat araw dahil sa awa ng Diyos. Hindi mo ba minsan na-realize sa buhay mo na kanina tulog ka at kapag tulog tayo, hindi natin hawak ang ating free will. Kahit ang panaginip natin, hindi natin mapili. Pero hindi mo ba tinanong sa sarili mo, bakit ako ngayon gising? Kanina na naginip ako, naku, bad dream, hindi ko gusto. Hindi tayo makapili, di ba? Hindi natin mahawakan ng free will natin kapag tayo tulong. Pero ngayon gising tayo, isang malaking pagpapasalamat na sa Diyos. Kasi sinabi niya, ikaw, siguro kung merong push button si Lord sa langit, pinindot niya yung pangalan mo Oto, gigisingin ko pa to. Bibigyan ko pa to ng pagkakataong makarinig ng salita ko. Pwede pa to magbago, hindi pa tuloy. Amen. Kaya salamat na lang sa Panginoon sapagkat ginigising niya tayo sa panibagong araw. At sa totoo lang ako, personal sharing ko lang, kapag dumadating, kamukha ngayon, ang pinag-usapan natin is Sunday Gospel, August 9, 2020. Sabi ko, Lord, bigay mo pa yung August 10. Hindi ko hinihingi kay Lord na, Lord, ibigay mo pa yung August 20 o yung 2020. Hindi. Sa bawat araw, unti-unti kong hinihingi sa Panginoon yun. Kasi, para sa akin, bawat araw, himala na . Alam na tayo . Iba na kasi panahon kasi ngayon Hindi na siya kamukha ng dati. Para tayo laging nabibigla. Alam mo, lagi tayo nasusurprise. Nung dumating si coronavirus, lahat tayo nasurpresa. Pinatigil niya ang buong mundo. Amen? Kaya sino makapagsasabi sa atin, ano ang mangyayari sa August 10, 2020? Wala. Tanging ng Diyos lamang. Pero ang pinakamahalaga, huwag na natin problemahin kung anong mangyayari sa kinabukasan. Ang problemahin natin ngayon, yung ngayon.
Kasi bukas din natin alam, bibigay pa eh. Ngayon, ito, dito tayo pumokus sa August 9. Ito yung pagkakataon na para tayo magbalik loob sa Panginoon. Amen po. Sa ating buhay, kamusta na ba ang property natin? Mayaman ka na ba ngayon? Dami mo na bang business? Siguro, napatapos mo na yung mga anak mo, no? O kaya, baka retire ka na ngayon, pensyonado ka na. Amen? O baka naman, problemado ka ngayon. Wala kang pera, wala kang trabaho, may sakit ka. Iwan ka ng asawa mo. Ang dami, no? Iba't ibang ano natin, dinadala sa buhay, no? Pero kapag dumadating ba yun, tatanong sa atin ni Jesus, ang liit naman ng pananalig mo. Kapag halimbawa, yung problema mo, yan ang magiging dahilan para malamig ka sa akin. Alam natin yung salitang pagmamahal. Naranasan na naramdaman natin niya sa ating mga anak, asawa, masarap minamahal ng tao. Pero wag po natin kakalimutan na yung ating asawa, anak, o sino man yan nagmamahal sa atin, iiwan din po tayo niyan. Whether we like it or not, iiwan tayo. Bakit? Yung mga anak natin, mag-aasawa yan. Magkakaroon sila ng sariling pamilya. Magkakaroon sila ng ibang priority. Ang asawa natin, kahit gano'n tayo kamahal, iiwan din tayo. Kasi nandun yung kamatayan. Sino mauuna sa ating mag-asawa? Pinag-iisip lang tayo ng Panginoon na, ako ang pinakamahalaga sa lahat na hindi iiwan sa'yo. Dito sa mundo at sa kabilang buhay, hihintayin kita sa kalangitan. Aalin ng tao ang mapasakan niya lahat ng kayamanan. Kung kapalit naman ito, kanyang kaluluwa. Amen. Kaya huwag tayo masyadong mag-enjoy sa buhay na ito. Masyadong nakatuo, nakafocus yung mga mata natin sa mga material na bagay. Kapag dumadating yung problema, naku po, natatakot na. Do not be afraid. Alam niyo po kung ano ang dapat katakutan ng tao ngayon, panahon na ito? Hindi lang ang coronavirus. Ang pinaka number one na dapat katakutan ng tao ngayon ay ang virus ng kasalanan. Kasi ang virus ng kasalanan, walang vaccine. Walang mabibiling vaccine kahit saan. Walang pinakamatalinong tao na makakapag-imbento para mawala. Virus na yan, panahon pa ng Eva at Adan, nandoon na hanggang ngayon. Yan po yung iwasan natin. Diyan tayo matakot. Kasi papatayin yan ang ating espiritu. Matakot tayo sa mga pumapatay sa espiritu, hindi sa mga katawang lupa. Amen. Maraming bagay na nakakatakot sa buhay. Minsan hindi pa nga nangyayari, natatakot na tayo. Paano kung halimbawa mamatay? O paano halimbawa masunog yung bahay ko? Ano pa? Siyempre bilang isang tao, naturalan sa atin ang matakot. Pero ipinangako ng Panginoong Hesus, do not be afraid. I am with you. Huwag kang matakot, ako'y isa sa inyo. Amen. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at itililigtas. Pagbabasa po natin yan sa Isaiah 41:10. Isa yan sa mga paborito kong Bible verse. Kapag ako nasusubok sa, nakakaramdam ako ng takot, tinatandaan ko yan, sabi ni Lord, huwag kang matakot, palalakasin kita. Ay, kayo, sino pa bang mas magbibigay ng kalakasan sa atin? Spiritually. Ibig sabihin ng lakas, hindi lang yung physical na lakas. Ha? Ibig sabihin yung kapag nanghihina yung loob mo, lalakas yung loob mo. Kapag gusto mong bumigay na, hindi ka mawawala ng pag-asa, yun ang kalakasan gusto mong ibigay ng Diyos. At anong sabi pa niya kapag nakakaramdam ka ng takot? Iingatan kita. Wala makakagalaw sa'yo. Sagot kita. Higit pa sa Father ang sinasandalan mo. Ang Diyos ang laging nag-iingat sa atin. Lalo na yung espiritu natin, yung kaluluwa natin. Yun ang iniingatan ni Lord eh. Kasi mahirap papunta yun sa impyerno. Siguro pagka tayong lahat ng tao nasa impyerno na, doon lang natin ma-realize na sayang hindi ko binigyan ng panahon ng Panginoon nung ako'y nabubuhay pa. Amen. Sabi nga yung pagsisisi na sa huli. Palalakasin kita, ingatan kita, tutulungan kita. Kung mo sasabihin walang solusyon ng problema mo, imposible yan. Kung ano man ang problema mo ngayon, huwag kang malungkot, naging problema din yan ng iba. Hindi yung kapag may problema tayo, parang pakiramdam natin tayo lang nakaranas ng ganung problema. Hindi.
kung may cancer ka ngayon, kapatid, saan ka terbo din ng may cancer sa ibang bansa o dito sa Pilipinas? Kung hiwalay kayo ng asawa mo, naku, mas lalo na, napakarami kang kakampi, katropa. Amen. Tutulong sa atin ang Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi niya kay Pedro, halika, lumapit kayo sa akin lahat kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng lakas, di ba? At ano ba sabi? Palalakas yung ingat at tulang. Ililigtas. Sabihin ba naman sa iyo ng Diyos na ililigtas kita? Yan ang pinakamasarap sa lahat. Huwag ka na matakot. Ako magliligtas sa iyo. Amen? Kaya ang tiyablo, ibibigay ba yun? Hindi. Anong ligtas-ligtas? Papahama kita. Anong lakas-lakas? Pahihinaan kita. Anong tulong-tulong? Walang tulong-tulong. Mautuhin mo na kita. Sisilawin kita sa mundo. Tsaka kita ilalaglag. Walang pag-iingat sa Diablo. Amen. Sana po magkaroon tayo ng pagninilay sa mabuting balita ngayon. Mismo, ang Panginoong Jesus ang nagsabi, huwag kang matakot. Do not be afraid. Wala kang dapat katakutan. Amen. Yun nga, sabi ko nga, dapat mo katakutan, eh kasalanan. Yun dapat ang katakutan natin. Eh kaso, ano nangyayari? Ang tao, hindi natatakot gumawa ng kasalanan. Eh kung ano pa yung masama, ay yung pa hindi takot. Hindi takot magnakaw. Hindi takot mangalunya. Hindi takot, hindi pa. Iba na ang mundo ngayon, kapatid. Ang kasalanan ngayon, pinagmamalaki na. Sino social media na kaya? Diba? At ang mga tao naman, naku, bilib na bilib sa kasalanan na yun at gusto pa nilang gayahin. Hindi na tayo natakot sa parusang pwede nating makamtan sa Diyos kapag dumating na ang paghukom. Doon tayo matakot sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Nakakatakot na ang mga ginagawa ng tao. Okay na sa tao mag-divorce. Okay na sa tao ang pumatay. Okay na sa tao ang, di ba? Minsan yung ama sa anak, yung nagahasa. Hindi natatakot. Okay na ngayon ang babae sa babae, lalaki sa lalaki, okay na yan. Socially acceptable na yan. Kapatid, lahat ang ginagawa natin, hindi lahat pala na nakikita natin sa mundo, sa social media, sa TV, itama. O dahil ginagawa ng marami, itama, hindi. Itanong muna natin sa sarili natin, Lord, gusto mo ba to? Ito na yung, Lord, ito na yung trending ngayon, oh. Okay na to, Lord. Gusto mo ba to? Amen. Nagtatrabaho si Satan ng doble, triple. Kasi Jesus will come anytime. Anytime. Salamat na lang, hindi pa. Kasi mahal pa tayo ng Diyos eh. Siguro tinatanong nyo eh. Parang pa ni ano eh. Sinasabi na yan na darating si Jesus eh. Hindi pa naman eh. Namatay na nga lolo ko, wala pa rin. Kasi nahabag pa rin sa atin ang Diyos. Pinipigyan pa rin tayo ng pagkakataon magbalik loob. At kung sakali mang hindi dumating yung second coming, hindi mo naabutan o hindi ko naabutan, kapatid, meron din tayong second coming personal. Kung pwede tayong mamatay anytime. Eh, paano kung mamaya-maya nadulas ka? Namatay ka? Hindi ka nakapaghanda? Amen. Napakapalad pa rin natin sa kabila ng pandemic na ito na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makarinig ng mabuting balita at makapagnilay. Kayamanan natin to eh. Akala kasi natin ang kayamanan natin yung marami kang impok sa bangko, yung puno yung grocery mo, no? Panic buying ka na, no? So, safe na ako dito. Pwede na ako mag-stay at home. Marami na akong pagkain. Marami isang sakong bigas. No! Wala kang madadala kapag tayo ay namatay. Kailan pa ba natin maiuumpog yung ulo natin sa pader para malaman natin na ang Diyos ang pinakamahalaga sa buhay natin? Amen? Hindi tayo pinipilit ng Diyos na makinig sa salita. Hindi niya tayo pinipilit ng, hindi ba? Walang pilitan to. Kaya nga may free will eh. Pwede kang pumili ng tama at mali, masama at mabuti. Pero hanggat may panahon pa, simulan mo na. Simulan na natin na magbalik loob sa Diyos. Dahil hindi na tayo sigurado sa kinabukasan. Naganap na lahat. Bagyo, digmaan, pagputok ng bulkan, awayan ng mga bansa, kapatid, yung Lebanon, di ba? Makapagsabog. Naganap na lahat eh. Ang iniintay na lang natin pagbabalik muli ng Panginoon. Hindi pa tayo natatakot doon? Naimbis na pinaghahandaan na tayo ng Panginoon, hindi tayo naghahanda. Kumbaga sa examination, open book na ang Bible, andun na lahat ng sagot, hindi na tinatago.
Amen. Kailangan may handa natin ang ating mga sarili. Kasi hindi biro ang impyerno, kapatid. Hindi biro. Kapag tayo ay nasa impyerno na, wala nang balikan. Hindi ka mo natin pwede sabihin kay Lord, Lord, patawarin mo na ako. Mag-ubago. Ano yung kasi ni swerte? Nung buhay ka, binigay ko na lahat ng chance sa'yo. Ngayon nasa impyerno ka, wala na. Isasarado na ng Diyos ang pinto ng langit. Amen. Hindi naman natin kinakailangan maging matalino eh. Dito, itong ipinag-uusapan natin, hindi naman natin kailangan ng matalino o mataas ang pinag-aralan o mayaming di eh. Ang pinag-uusapan dito, yung ating mga espiritu, yung ating kaluluwa. Napaghahandaan ba natin yun sa bawat araw? Amen. Yan ang malaking problema ang kinakaharap natin kung tutusin. Paano ako makakapunta sa langit? Nagawa na ng Panginoong Jesus ang part niya eh. Naibigay na niya ang kanyang buhay eh. So it's our turn right now. Pasumunod sa kanya at maging Christ-like. Amen. Tandaan natin, sa panahon ng pagsubok, do not be afraid. Imbis na matakot ka, magpasalamat ka. Lord, thank you. Gusto kong gumanti sa kapwa ko dahil sinaktan na ako. But thank you, Lord. Hindi ko ginawa. Hindi ako natakot na magtakumbaba. Hindi ako natakot na lumapit sa kanya at pakipag-ayos. Kasi binigyan mo ako ng lakas. Amen. Kung ikaw may nakapitan ng coronavirus, hindi ako natatakot, Lord. Namamatay ako ngayon sa coronavirus na yan. Kasi bibigyan mo ako ng kagalingan espiritual. Amen. At kung gumaling ka man, aba, lalo ka magpuri sa Panginoon at magbalik loob sa Kanya. Do not be afraid. Huwag kang matakot sa tao. Huwag kang matakot sa mga material na bagay. Sa mga pangyayari. Matakot ka sa Diyos. Divine fear. Matakot ka sa kasalanan na unti-unting dumalayo, pumapatay sa pananampalataya natin sa Panginoon. Yan ang mga dapat nating katakutan. Amen. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama't na Anak na Espiritu Santo. Amen. Lord, marami pong salamat sa kabutihan mo. Tunay nga na napakaraming takot ang nandito sa puso namin ngayon. Pero ngayong narinig namin ang iyong mabuting balita, sinabi mong, huwag kaming matakot. Do not be afraid. Lord, hindi ka sinungaling. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihan. Kapag ito ay aming isinasabuhay, kaya Panginoon, alisin mo ang anumang takot, pangamba sa aming puso. At ikaw ang maghari dito, ang kapayapaan, ang pag-asa, ang pag-ibig. Yan ang dapat maniwanan, maghari sa aming Panginoon. Maging maingat kami, sumunod kami sa pinatutupad na batas ng gobyerno. May himala, Panginoon. Makapagkising namin isang araw, ayos na ang mundo muli. Pero kung patuloy kaming magpapasaway, ano pa bang kahat na hinata namin? Kawalan ng trabaho? Pagbagsak ng ekonomiya? Baka kahit kanong karami ang pera namin, mauubos din ito. Kapag sarado na lahat ang business, lahat ng kumpanya, babagsak ang ekonomiya ng bansa. Marami wawalan ng trabaho, magugutom. Hintayin pa ba namin, Panginoon, na kami ay humabot sa taggutom? Na kahit may pera ka, wala ka nang mabili. Pero huwag kaming matakot. Naghihintay ka ng pagbabalik loob namin. Yun ang hinihintay mo, Panginoon. You will always make a way. Ang takot ay para lang sa mga taong maliit, mahihina ang pananalig. Bigyan tayo ng isang kapangyarihan ng Panginoon, isang espiritu ng kapangyarihan, pagpipigil sa sarili. Amen. Ano po man ang ating dinadalang sakit, physical, sakit ang ulo, masakit ang katawan, cancer, kahit ano, sakit na meron ka in Jesus' name. Pagkagaling niyo ng Panginoon. Pero higit sa lahat, ang mga espiritual na kagalingan ang gusto natin na makamtan mula sa Diyos. Gayon din po, idinadalangin ko po ang buong bansa. Ngayong habag, Lord, patuloy mo kaming hipuin. Patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan
at yung mga pamilya, ano po man ang yung suliran sa inyong pamilya, i-lift natin yung kay Lord. Pinatawag tayo. Magpakababa tayo, ibigay natin lahat kay Lord. Siya lang nakakaunawa-una lahat sa ating mga nararamdaman. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung wala kang trabaho, maraming way para makakuha ng mga ibebenta, online selling. Amen. Alam naman natin tayo mga Pilipino madiskarte. Minsan napapakinggan natin sa news na isang stewardess nagtitinda na lang ng barbecue. Maraming paraan. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sana po na-bless tayo pare-pareho sa mensahe ni Lord. Ako talagang na-bless ako. Kasi, biro mo, no? Yung takot pala, hindi pala dapat nagkahari sa puso natin yan. Dapat pala, lagi natin sinasabi sa sarili natin na, ba't ako matatakot? May Diyos ako. At ang personal sharing na maibibigay ko sa inyo, kung gusto niyo talaga mawala yung mga takot sa puso niyo, magpasalamat kayo kay Lord. Kapag may problema, limbawa lang, no? Baka masakit yung paa mo. Nakasakit ang paa ko. Thank you, Lord, di masakit yung kamay ko. Thank you, Lord, nakakakita pa ako. Thank you, Lord, nakakagalaw pa ako. Ang dami. Hindi yung pang may sumakit na isang parte ng katawan, wala, nasira na lahat. Ang mood. Amen? Ay, thank you, Lord, may diabetes ako. Ay, naku, Lord, wala naman ako sakit sa puso. Nakakakita. Yung ganun ba? Yung bang sa bawat pagsubok, hanapan mo kalkal-kalkal na may papasalamat sa Panginoon. Magbibigay yan ng katatagan ng pananampalataya. Amen? Sana matupad natin ang unang utos ng Diyos. Ibigay ng Diyos na higit sa lahat. Amen? So sana po ako ibibigay pa muli ni Lord ang August 10, 2020, Monday. Muli sama-sama tayong mag-nilay ng salita ng Panginoon. Instrumento po lamang ako dahil pare-pareho tayo pinagninilay ng Diyos. And of course, salamat Panginoon sa lahat ng iyong kabutihan. Mabuti ang Diyos, God is good. At sa bawat panahon na tayo ay makakaramdam ng takot, sasabihin ng Panginoon, do not be afraid. God will make a way. Oh God.
Amen. Always God will make a way. Talagang may mga bagay na tayong ginagawa na akala natin yun ang pinaka-best way. Pero hindi natin alam kung ano yun. Merong sariling pamamaraan. Oh, way si Lord. May mga tanong tayo sa buhay natin na hindi masagot. Tanging Diyos lang ang makakasagot. Ang mahalaga, tayo ay nagbibigay ng yung ating pag-unawa sa Panginoon. Ang mga utos ng Diyos ay kailangan sundin nung walang question, sapagkat ang perpekto ang utos ng Diyos. Kaya kung may mga problema tayo ngayon, huwag tayo mag-alala, nandiyan ang Panginoon para tayo gabayan. Magbukas lang tayo ng pag-unawa, okay? Konting announcement po, masasabi natin ang The Word of God ay everyday po to. Tuwing 6 po ng umaga. At nire-replay ko naman po to, kung di kayo pwede na 6 o'clock in the morning. Nire-replay ko naman po siya ng anytime sa araw na yung kung ano yung gospel. At ang mission and vision ng Word of God is to proclaim the Word of God every day. Maging daily bread natin siya, pagkain ng ating espiritu. At kailangan po meron pong transformation. Kailangan po may nababago sa buhay natin. Kasi pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, tapos wala namang nagbabago, di ba? Magagalitin ka pa rin, mapagtanim ka pa rin ng galit sa iyong kapwa, eh medyo parang hindi yata umiepekto. Kailangan may transformation po. And of course, pagkatapos yung marinig ang mabuting balita, pwede nyo po itong i-post, i-repost sa inyong mga timeline. Kasi po, inutos po ng Panginoong Jesus na ipalaganap ang mabuting balita. At tayo po sa panahon natin ngayon, since uso naman po ang Facebook, pindut-pindut lang, click-click lang, eh pwede na ipan po natin itong i-repost para mabasa naman po ng ating mga FB friends. At sila din makarinig ng mabuting balita kasi yan po yung trabaho ng mga alagad ng Panginoong Jesus nung siya'y nangangaral na ba, inutos niya kay Pedro, kay San Mateo, kay Santiago na, oh sige, itong gagawin nyo, ito yung utos ng Diyos ha. Pero pagkatapos ito, ipangaral nyo. Kaya nga kung saan sila pumupunta, na sa bundok, masakay sila ng bangka, kasi nangangaral po silang mabuting balita. So tayo pa kaya, na kahit tayo stay at home, pwede tayong makapagpahayag, makapag-share ng Word of God through social media, through YouTube. Ayun nga po, pwede nyo pong marinig uli ang mabuting balita sa mga nakaraang araw. Pwede po kayong pumunta sa YouTube channel ko po, type nyo lang po yung Angelica Dorde. Nandun na po lahat yun. Pwede nyo rin i-share sa timeline nyo. And, o kaya, makikita nyo yun mismo sa, ano ko, FB account na Angelica Dorde. Meron din pong Facebook page ang The Word of God. Nandun din po yun. And, tandaan natin na God's Great Commission from Matthew 28:19, yung pagpapalaganap. Kapag i-share mo to sa iba, mabibless tayo ni Lord. Hindi nga, minsan, ang hirap nga minsan mag-share ng material eh. Pero ito, simpleng-simple na lang isi-share. Sana i-share natin. Sana may magawa tayong para sa Panginoon na natutulungan. Kumbaga, nagtutulungan tayo na ipalaganap yung mabuting balita. Amen. Hindi pwedeng ikaw, i-standby mo lang yan sa timeline mo. I-ano mo yan, i-share mo sa iba kasi yun ang gusto ng Panginoon. Okay? And of course, yun po, tuwing umaga, 6:00, araw-araw. Basta sa akin, ako na po yung instrumento ng Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pero, masasabi ko po na narinig natin ang mabuting balita para tayo magnilay. Narinig mo yung mabuting balita na lumakas si Jesus sa ibabaw ng tubig na do not be afraid, huwag tayong matakot kasi merong pinagnilay sa atin. Karoon tayo ng reflection. Hindi pa huli ang lahat. Maraming pong salamat, and to God be the glory.